So ayan, magandang araw mga katinabal. Ngayong araw na to may bagong video na naman ako ituturo sa inyo and sana may matutunan kayo dito and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat mga videos ko. And ngayong araw na to ituturo ko sa inyo kung paano i-register ang inyong pag-ibig number sa virtual pag-ibig online. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Unang gagawin natin, punta lang tayo sa search engine na ginagamit natin. Then pagkatapos, i-type lang natin ang pag-ibig fund. Pero huwag kayong mag-alala kasi ilalagay ko naman yung link sa description box. And then i-click lang po natin to. After that, may makikita tayong ganito. Punta lang tayo dito sa baba sa e-services. And then pagkatapos, i-click lang natin ang virtual pag-ibig for members. And then may makikita tayong data privacy, click lang natin ang box katabi ng I have read about the data privacy. And then pagkatapos, click natin ang proceed. And then after that, mapupunta na tayo sa virtual pag-ibig online. At dahil gusto lang natin ipa-register online yung pag-ibig number natin, so i-click natin ang create account. And then after that, may makikita tayong ganito, i-click lang natin ang continue. And then after that, may makikita tayong options kung ano yung gagamitin natin sa pag-register ng ating pag-ibig number online. Kung may loyalty card kayo, i-click nyo po ang loyalty card plus. Pero pag OFW naman kayo, i-click nyo ang account creation for OFW. Pero kung wala kayong loyalty card, tapos hindi naman kayo OFW, pero may pag-ibig number kayo, i-click nyo po ang create and activate your account online. Then after that, may makikita kayong ganito na bago daw magpatuloy, dapat nakahanda na yung pag-ibig membership ID number ninyo. And dapat may nakahanda na kayong cellphone number and make sure active po to at nakaka-receive ng text kasi magsasend sila ng OTP. And pagkatapos, dapat may email address daw kayo nakahanda kasi maglalagay kayo ng email address and make sure po yung email address na ilalagay ninyo is active at na-open ninyo para makareceive kayo ng email. At dapat napicturean na po daw ninyo yung ID na gagamitin ninyo. Dapat malinaw at nababasa po lahat ng mga details doon. At ito po yung listahan ng mga valid IDs na tinatanggap nila. Basahin at hanapin nyo na lang po yung mga valid IDs na meron kayo sa mga listahan na ito. Kung may passport na po kayo, pwede pong isa lang yung isasabit ninyo yung passport lang. Pero pag wala, kailangang dalawang IDs or documents talaga yung isasabit ninyo. Pero sa nakikita ko, ang pinakamadaling kunin dyan is yung barangay clearance, police clearance, at NBI clearance. At last is yung pag-take ng selfie photo. Dapat hawak nyo po yung ID or documents na ginamit ninyo. For example, kagaya ng sabi ko kanina, kung passport po, isang ID lang yung isasabit ninyo. At yun lang din po yung hahawakan ninyo. Pero kung wala kayong passport at dalawang IDs yung sinubmitin nyo, dapat dalawang IDs din yung hawak ninyo sa selfie photo. Basta take note po kung ano yung isasubmitin nyo, dapat yun din po yung hawak ninyo sa selfie photo. And make sure medyo nababasa po lahat ng mga details sa ID na hawak ninyo. At kung okay na, i-click na po natin ang next. At kung ready na po lahat ng mga kailangan nila, i-click nyo na po ang proceed. Then after that, mapupunta na tayo dito sa virtual pag-ibig account create. So dito ilagay nyo na lang po yung pag-ibig membership ID number ninyo, tapos yung last name, first name, at middle name. And make sure po tama yung paglagay ng last name, first name, at middle name ninyo para hindi po magkakaproblema. At kung wala po kayong middle name, i-click nyo po itong box katabi ng no middle name. Pero pag meron, huwag nyo na pong pakialaman yan. And then pagkatapos, i-click na po natin ang date of birth. And then pag okay na, ilagay naman natin ang mobile number natin. And make sure po active yung mobile number natin kasi magsasend sila ng OTP. So i-double check nyo po muna, pero pag okay na lahat, i-click nyo na ang proceed. Then after that, may makikita kayong ganito na nag-send na daw sila ng OTP sa cellphone number na nilagay ninyo. Kaya i-check nyo na lang po, then i-click nyo po tong okay. Then after that, mapupunta na kayo dito, then may marireceive kayong OTP na kagaya nito. So ito po yung OTP na natanggap ko, 4961, kaya ito po yung ilalagay ko dito. Then pag okay na, i-click nyo na po ang proceed. And then mapupunta na po kayo dito, kung nakikita ninyo automatic na pong nakalagay yung pag-ibig number at yung pangalan ninyo.
And then punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng email address. Make sure po yung email address na ilalagay ninyo is active, yung na-open ninyo, kasi magsasend sila ng confirmation doon. Kaya dapat active po yung email address at same din sa confirmed email address. Make sure po magkatulad lahat ng spelling, kasi pag once may mali na isa dyan, magiging ganito po yung lalabas, not match. Dapat ganito po, match kung kulay green. And then pagkatapos, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng security questions. So pumili lang po kayo ng mga tanong na gusto nyong sagutan. So ito po yung mga tanong na pwede nyong piliin, para make sure po na matatandaan ninyo yung mga sagot na ilalagay ninyo. Kasi ito po yung gagamitin ninyo once nakalimutan ninyo yung password ng account ninyo. Take note po, pwedeng tamang sagot yung ilagay ninyo, or pwedeng gagawa-gawa kayo ng sagot na ilalagay ninyo. Pwedeng tama, pwedeng hindi, basta natatandaan nyo po. So kagaya sa akin, magkaiba yung tanong na pinili ko, pero magkatulad lahat ng mga sagot na nilagay ko. Pwede po yun, or pwede rin magkaiba yung mga sagot sa mga tanong na ilalagay ninyo. And then punta na tayo dito sa baba sa verification sa paglalagay ng place of birth. Take note po, kung outside of the Philippines kayo pinanganak, i-click nyo na lang po itong box sa katabi ng place of birth. Pero kung sa Pilipinas kayo pinanganak, i-click nyo na lang po yung select region. Then after nyo maselect yung region kung saan kayo pinanganak, i-click nyo naman ang province. And then pag nakaselect na kayo ng province, punta na kayo sa baba sa pagseselect ng municipality. Then after nyo makaselect ng city or municipality, punta naman tayo dito sa baba sa paglalagay ng mother's maiden name. So dito ilagay nyo po yung pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa. And take note po, last name yung mauuna, tapos comma, tapos first name, then comma, then middle name. I-double check nyo po ng maayos yung pagkakalagay, kasi dito din ako nagkamali, kasi nagkabaliktad yung first name at last name ng pagkalagay ko. Kaya hindi na-approve yung unang application ko. Then after that, punta tayo dito sa baba sa pag-upload ng valid IDs or documents na meron kayo. So ulitin ko po, ito po yung mga listahan ng valid IDs at documents na tinatanggap ni Pag-ibig. And kung may passport kayo, pwedeng isang passport lang yung gamitin ninyo, hindi na kayo gagamit ng ibang IDs or documents. Pero pag wala kayong passport, kailangan nyo kumuha ng dalawang valid IDs na nandyan or documents na nandyan para makapag-register kayo sa Pag-ibig online. Then after that, mapupunta na kayo dito. So pumili lang po kayo kung passport yung meron kayo or other IDs. And dapat daw po yung file format na gagamitin ninyo is naka JPG, JPEG, PNG at BMP. At dapat 3MB lang daw po. Pwede pong bababa ng 3MB basta hindi lang po lalagpas. At dahil sa other IDs yung pinili natin, so kailangan natin mag-upload ng dalawang IDs. So mag-select lang tayo ng IDs na meron tayo. So sa akin, dalawang IDs yung pinili ko, yung driver's license at yung SSS. Then after nyo makaselect ng file, automatic pong makikita yung pangalan ng picture ninyo na in-upload. So kagaya niyan, naka-upload na ako ng picture ng driver's license ko at ng SSS ID ko. And next, punta na tayo dito sa baba sa pag-upload ng selfie photo. So dito po sa selfie photo, kung passport yung ginamit ninyo, passport lang din po yung hahawakan ninyo. Pero kung kagaya sa akin, driver's license at yung UMID ID, so dapat yun din po yung hawak ko sa selfie photo. So make sure po colored at klaro at nababasa po yung mga details sa ID na pinasa ninyo. And make sure din po makikita yung buong mukha ninyo, hindi po natatakpan ng ID. And advice lang din po, huwag nyo na pong lagyan ng flash para hindi mag-reflect yung flash doon sa ID na hawak ninyo at mababasa po ng maayos yung picture. So pag okay na, i-click na natin ang select file. So once makaselect na tayo ng picture, automatic na pong malalagay yung pangalan ng picture ninyo dito. So i-double check nyo na lang po lahat, then punta na tayo dito sa baba. Pag okay na, i-click nyo po yung box katabi ng iCertify. Then pagkatapos, i-click nyo po ang submit. Then after that, may makikita kayong ganito na information na successful na daw yung pag-create ninyo ng virtual Pag-ibig. Then may marireceive kayong text kung activated na yung
account ninyo. And then may marireceive din kayong text na kagaya nito na successful na daw yung pag-create ninyo ng virtual pag-ibig account. Then magno-notify daw sila ng isa pang text kung activated na yung account ninyo. Antayin nyo na lang po mga 2 to 3 working days para makareceive kayo ng isa pang text. So kagaya sa akin, may nareceive akong text pero ganito yung natanggap ko. Sorry, we are unable to activate your virtual pag-ibig account kasi nga nagkabaliktad yung pagkalagay ko ng mother's maiden name. Kaya kasabi ko kanina, dapat siguraduhin nyo na tama yung pagkalagay ninyo ng mother's maiden name, tama yung first name, last name, at middle name. Kasi once nagkabaliktad, ganito po yung marireceive ninyong text. Kaya ayun, nag-apply ako ulit. Then sa pangalawang pagkakataon, ganito na yung nareceive ko na text. Congratulations, your virtual pag-ibig account has been activated. So activated na yung virtual pag-ibig account ko. And then may nareceive din akong email na kagaya nito, your virtual pag-ibig has been activated. So activated na talaga yung virtual pag-ibig ko. And dito sa baba may makikita tayong temporary password. So i-click natin yan tapos i-copy para hindi natin makalimutan. Then i-click natin tong kulay blue yung click here. Then after that mapupunta na tayo dito sa virtual pag-ibig first time login. So dito ilagay nyo po yung email address na na-register ninyo kanina, tapos ilagay nyo po yung temporary password, yung nasa email po yung pinaka-copy ko kanina, dapat yun po yung ilagay ninyo dito. So once pag nalagay nyo na po lahat, i-click nyo na po ang verify. Then after that mapupunta na tayo sa paglalagay ng bagong password. So dito make sure lang po na magkatulad yung new password at yung confirm password. So dapat daw yung password na ilalagay ninyo at least 8 characters. So i-double check nyo po lahat na tama yung nilagay ninyo. Then pag okay na, i-click nyo po ang submit. And then may makikita kayong ganito na successful na daw yung pag-reset ng password. So i-click nyo na lang po ang okay. So dito ilagay na natin yung email address na nilagay ninyo at yung bagong password ninyo. And then pag okay na, i-click nyo na po ang login. Then after that, mapupunta na kayo sa homepage ni Virtual Pag-ibig. Dito makikita nyo na yung mga loans and services na ino-offer nila. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!